Hello everyone! Welcome again to my channel. So for today's vlog, I'll be answering one of the frequently asked questions sa akin ng mga mommy about diaper rash. So saan ba ito nakukuha? Paano ba ito maiiwasan? Ano yung pwede mong igamot sa mga diaper rash ni baby? At mga home remedies na pwede mong gawin para masolusyonan ito. So kung interesado ka sa topic na to and problema mo yun mommy ngayon, well this video is for you. Again, this video is based on my personal research, personal experience. If you want to know more about this topic, please ask your doctor. Before I start, explain muna natin syempre kung ano ba yung diaper rash. Ang isang diaper rash ay isang uri ng contact dermatitis. Ito po yung pamumula o kaya yung kulay pulang mga butlig-butlig sa puwet na bahagi or sa singit na bahagi ni baby. Possible na makita mo ito mula harap hanggang likod ng puwet ni baby. And common naman ito sa mga baby, lalo na sa mga baby gumagamit ng disposable diaper. Nagiging malala lang ang isang diaper rash if ito ay napabayaan, hindi nagamot, hindi naagapan, or na-infeksyon na ito ng bakterya o kaya yeast infection. FYI lang, noong unang panahon pa man, meron na talagang diaper rash. Namumula na rin talaga yung mga puwet ng mga baby noon, kahit na ang gamit nila ay lampin lang. Kahit na hindi pa nai-invento yung mga disposable diaper, meron na talagang diaper rash noon pa man. Dahil nga, ang reason doon is nabababad ng matagal na panahon yung lampin doon sa puwet ni baby. Kasi kung iisipin nyo, ang wiwi or pupu ay maruruming part na yan. Kaya nga, inilalabas yan ng katawan natin. Kaya kung ibababad mo siya sa sensitive skin ni baby, possible talaga na magre-resulta ito sa diaper rash. Pero ngayon na na-invento na yung mga disposable diaper, mas madalas lang at mas malala na magkaroon ng diaper rash si baby. Dahil nga, syempre, nabababad sa mga material ng disposable diaper, kaya mas mabilis ma-irritate yung skin ng mga baby natin. Para sa mga nalilito, ang diaper rash, ammonia dermatitis, contact dermatitis, ay iisa lang po mga mommy. So ano ba yung sanhi ng diaper rash? Nagkakaroon ng diaper rash dahil sa contact irritation or pagkairita ng balat dahil sa bagay na dumadampi sa skin ni baby, lalo na kapag ito ay nabababad sa matagal na panahon. So ano ba yung mga sintomas ng diaper rash na masasabi mo talaga na nairita nga yung skin ng baby mo? Syempre, ang pinaka-visible na symptom dyan is yung pamumula ng puwerta at puwet ni baby. Second, kapag napapansin mo na kapag nagpapalit ka ng diaper, naiirita si baby. Either iyak siya ng iyak or nagkakaroon siya ng facial grimace na makikita mo naman na nasasaktan siya. Third, kapag napapansin mo na lagi na lang siyang iyak ng iyak, lagi siyang irritable, hindi mo na alam kung anong gusto, at mas lalo siyang umiiyak or nagiging irritable kapag nahawakan mo yung part kung saan mayroong diaper rash. So magbibigay naman ako sa inyo ng 7 rason kung bakit nga ba nagkakaroon ng diaper rash si baby. Pinaka number one reason dyan is yung na-irritate yung skin niya dahil sa long exposure ng ihe o kaya pupo ni baby. Na baka naman mahigpit yung pagkakalagay mo ng diaper kay baby. Syempre kapag masikip, walang masyadong air na pumapasok, kumbaga hindi presko, pagkakaroon ng build up of moisture and possible nga na mag-lead ito sa irritation. Number three is possible na magkaroon ng irritation si baby from new product na trinay mo mommy. Possible sa wet wipes o kaya sa mga disposable diaper mismo na ginagamit niya ngayon. Kung sakaling gumagamit kayo ng lampin or cloth diaper, baka naman sa detergent o kaya sa fabric conditioner na ginagamit mo. Kaya kapag yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng diaper rash si baby, humanap ka kung saan siya hiyak. So mag-try ka ng iba't ibang product. Possible naman na nagkaroon na or na-build up na yung bacterial o kaya yeast infection sa puwet ni baby mo. And kapag lalong nabababad ito ng diaper ng punong wiwi o kaya pupu, mas lalong nag-build up yung infection. Kaya mas lalong na-irritate yung skin ni baby. And isa yon sa mga reason kung bakit lalong kumakalat at lalong lumalala yung diaper rash. And number 5 is possible sa reaksyon ng pagkain na kinakain ni baby. Actually, ang mga baby po kasi natin, kapag pumalo na sila ng 6 months, they start to eat solid food. Ang mga baby na yan, iba't iba na yung kinakain nila. And kung ano yung kinain nila, possible na yun din yung madumi nila. For number 6 naman, baka naman si baby mo ay mayroong sensitive skin. Possible na meron siyang eczema o kaya atopic dermatitis. Ito yung mga kaso ng skin ng baby natin or even adult na very sensitive talaga. Kaya ito yung mga baby na may tendency na magkaroon ng diaper rash.
And last reason po is kapag gumagamit na po kayo ng mga antibiotic o kaya kapag si baby mo ay umiinom ng antibiotic. Actually kasi kapag when they are taking antibiotic, pinaka-common na side effect dyan is diarrhea. Kaya mas madalas na i-expose si baby sa dumi sa loob ng isang araw. So, mas mataas din yung chance na magkaroon ka ng diaper rash. Siyempre, meron tayong mga home remedies na pwede natin gawin kahit tayo ay nasa bahay lang. And we don't need to go to the hospital. Siyempre, ang unang-una dyan, the most hygienic way is wash your hands before and after magpalit ng diaper ni baby. Or mas maganda kung mag-alcohol ka pa. Second, kailangan mo talagang i-check from time to time yung diaper ni baby. Kung puno na ba ito ng wiwi, or kaya kung meron na ba siyang pupu. Kaya right after na pumupo siya kapag feeling mo tapos na siyang mag-poops, palitan mo na agad. Next po is syempre gumamit po kayo ng clean water kapag naghuhugas kayo ng puwet ni baby. And also, use mild soap lang talaga. Yung pang baby lang para hindi rin naiirita yung skin ng baby mo. So if ever na meron na siyang rashes, punasan mo lang ng dahan-dahan yung affected part. Yung parang pat-dry mo lang siya. Huwag mong hagurin. Huwag mong kuskusin. Kasi mas lalong naiirita. And possible, magkasugat pa. And kapag may rashes na si baby, mas nare-recommend talaga nila to use clean and soft towel instead of wet wipes. Ngayon, may mga mommies naman na fan talaga ng wet wipes. So, if you are using wet wipes, avoid nyo yung may alcohol at saka fragrance-free lang po sana yung gagamitin nyo. Next is, you need to be sure na tuyo talaga yung skinny baby bago mo lagyan ng panibagong diaper. Kasi ang rules, the more na moisten yung skin, the more magkakaroon ng skin irritation. Next naman is kung kaya mo namang umiwas muna sa disposable diaper, pagpaliban mo muna, pwede kang gumamit ng lampen o kaya mga cloth diaper. Yung material na meron sa disposable diaper, mas nakaka-irritate sa skinny baby, lalo na kung meron itong diaper rash. And lastly, try nyo na magkaroon ng break from diaper. If ever na meron na talagang diaper rash ni baby, magkaroon kayo ng time na hindi nyo muna talaga lalagyan ng kahit anong klaseng diaper yung pet niya. Parang i-air dry nyo, papahanginan, para mas magbilis gumaling, mas mapreskuhan, mas mahanginan, at mas mabilis matuyo yung mga diaper rash ni baby. So, kailan naman daw dapat ipa-check up na yung rashes ni baby? Number 1, kapag napansin mo na yung rashes niya ay lumalaki at lumalala. For 2 to 3 days na ginagamot mo yung rashes ni baby. Number 2 is kapag nagkaroon na ng blister o kaya pus dun sa tumubong rashes niya. Number 3, kapag nilalagnat na si baby habang may diaper rash. Number 4, kapag napapansin mo na sakit na si baby sa diaper rash niya. Number 5, kung naghihinala ka na there's something wrong talaga dun sa diaper rash ni baby. Possible kasi na baka naman may yeast infection na yung rashes ni baby mo. According sa mga expert, mas madalang daw talaga magkaroon ng diaper rash or rashes si baby kapag gumagamit kayo ng mga cloth diaper. Wala siyang mga materials na meron doon sa disposable diaper. Cloth fiber talaga yung magta-touch sa skin ni baby mo. And when it comes naman sa cloth diapers, sa Amery talaga ako nagtitiwala. Kasi nga, subok ko na yung mga product nila. Ito sa mga mommies na hindi familiar sa mga cloth diaper, magpakita ako sa inyo na example. So, ito siya. Ganyan yung itsura niya. So, para siyang tape type ng disposable diaper. Ang maganda dito, kasi matagal mo siyang magagamit. Meron siya kasing adjusted. Kung sakaling si baby mo ay maliit pa, pwedeng dyan mo lang siya i-snap. Or kung sakaling naman si baby mo, medyo tumabata-ba na lumaki-laki na, pwedeng dito mo na siya i-snap. And syempre, ang nagustuhan ko sa kanya, meron na siyang double leak guard. 1, 2. Iwas leak. So, kung nakikita nyo naman to, itong inner cloth nila is made of bamboo charcoal, na sure ka talaga na less yung pagkakaroon ng diaper rash ni baby dahil organic. I-add ko lang mga mami ha. Na-adjust kasi talaga yung size niya, kaya pwede nyo siyang magamit ng pangmatagalan. For example, itong button na to, pwede ko siyang i-snap dito para lumiit. O, diba? Lumiit na siya compare kanina. Magagamit nyo talaga yung mga cloth diaper sa matagal na panahon. Bali, mag-i-invest lang kayo sa simula. Pwede siyang gamitin kapag maliit pa si baby. At pwede nyo namang magamit pa kapag malaki na si baby. And ang bago sa Amery ay meron na silang pull-up. So, diba? Hindi rin sila nagpapahuli. Meron na rin silang pants type. Ganyan mo na siya isusuot kay baby. And very useful to para sa mga mommy na toddler na yung kanilang baby sa ngayon. And alam nyo bang mga mommy na mas madali daw ipati train si baby kapag cloth diaper yung gamit nyo? Kasi mas nararamdaman daw nila yung wetness. Kaya mas nararamdaman din nila yung urge to urinate. Kaya sa mga mommy na may toddler ng baby, kagaya ko, so ito na po yung dapat na gamitin natin, yung pull-up cloth diaper. Ganyan mo na siya isusuot kay baby. Same lang din siya. Meron siyang adjustan dito. Double leak guard din siya.
para iwas leak. Bamboo charcoal din yung loob niya para more organic. Meron din siyang opening for inserts, opening at the back para sa inserts, and meron din siyang snap button. Dito mo i-snap yung insert mo para hindi siya ma-deform kahit na magalaw si baby. And meron din siyang adjustan dito kagaya nung kanina. So ito mga mami, yung kulay na to, natatanggal din siya. Ayan, o removable siya. Ayan. Pwede mo siyang i-mix match. For example, ito yung nagustuhan mong flexi-tab na magmamatch sa mismong design ng cloth diaper mo, yun na lang yung ilalagay mo. Kasi ang maganda sa mga cloth diaper talaga, mga mommies, is pwede mo siyang pang OOPD. So, pwedeng sando-sando lang si baby sa top, tapos cloth diaper na sa baba, o diba bongga, kasi may design na yung diaper niya. And huwag din kayong mag-worry mga mommy, kasi na-adjust din itong mga tab, flexi-tabs nila. Pwedeng ganyan siya, or pwedeng ganito lang siya. Kaya mga cloth diaper is good investment talaga kasi magagamit mo siya kapag maliit pa si baby hanggang sa lumaki na siya kasi nga na-adjust mo siya. And syempre kapag mas organic yung product na ginagamit mo, mas cloth yung nagtatouch sa skinny baby, mas less yung rashes. Pero syempre may consideration pa rin kapag gumagamit ka ng cloth diaper. Kapag hindi mo naman nalilinis ng maayos mga cloth diaper ni baby, kung sakaling may naiiwang stain, pwede pa rin na ma-irritate yung skinny baby. Possible din na magkaroon ng rash si baby kung sakaling yung mga detergent is matapang. Syempre kailangan, dapat perfectly fit talaga. Huwag masyadong masikip. Baka din naman na kapag gumamit ka ng cloth diaper, is sensitive din si baby sa suede or sa kaya sa bamboo charcoal. Kaya mamimili ka talaga kung saan mahihiyang si baby. Try different insert na mas absorbent para wala talagang mapifeel si baby na basa. And of course, kailangan din ng syempre ng presko time kahit na cloth diaper yung ginagamit mo. So, in-explain ko pa rin, no? Kasi kahit na gumagamit kayo ng mga cloth diaper, may chance pa rin talaga na magkaroon ng diaper rash si baby. Pero nga, according sa research, mas less and mas hindi madalas ang pagkakaroon ng diaper rash kapag kayo ay gumagamit ng cloth diaper. Kung bibili rin naman kayo ng mga cloth diapers, I highly recommend talaga na bumili kayo sa Emery kasi sila yung pasado, subok ko na, and talagang ginagamit ko pagdating kay baby. Talagang hindi ka magsisisi when it comes sa function niya. Alam nyo, nung nagsisimula akong gamitin yung Emery, nasa 2,000 followers pa lang sila, and ngayon sobrang dami na ang naniniwala sa kanila. Sobrang dami ng mommies na gumagamit ng Emery, meron na silang 8,000 followers. So para iwas rush at gusto nyo rin naman mag-try ng mga cloth diaper, try to visit Emery Shop. Lahat ng link ilalagay ko na lang sa description box below. And please also follow me on my social media account. I'm creating videos about parenting, motherhood, and pregnancy tips para sa inyong mga mommies. Mga short clips lang to, pero may matututunan kayo. So please follow me. Kung merong rashes si baby mo ngayon, I hope nakatulong itong video na to. And sana makatulong din itong video na to para maiwasan nyo naman. So if you like and learn from this video, please hit the like button, share this video sa mga mommies natin, and of course, subscribe on my channel and click the bell button para lagi kang notified pag may bago po akong upload. So yeah, this is the end of another informative video. I hope you enjoy. See you on my next vlog. Bye!